Gumawa tayo ng mga kapis habang wala tayong ginagawa. Kaya gising na sa umaga habang nagkakape. Gawa muna ng isa. Yung mga walang ginagawa dyan, yung mga onboard dyan na walang ginagawa, madaming lubid dyan. Pwede niyang gawin. Pamigyan niya pag-uwi niyo. Ganda ko rin ang lubid ko. Pang girl lalo. O kaya pang mga Barbie. Lalo yan o. Oh. Yung kulay pink. Tawag dito monkey piece. Ito ginagamit para makaalong side yung mga barko sa jetty. Pag ito monkey piece, dinutungan mo ng lubid mga 20 meters, 30 meters, 50 meters. Magiging siyang heavy line. Ito yung unang-unang inahagis. Pag dumidikit sa jetty yung barko. Kasi pag hagis nito, nakadugtong dito yung mga mooring line. Unang-una yung headline. Pag nahagis na yung heaving line, hihilahin kasama yung headline. Pag na-secure na yung headline, ang sunod na ihahagis yung astern line. Habang dahan-dahan dumidikit yung barko, gamit yung mga lubid, yung headline, astern line. Purpose ng headline, to avoid the ships moving forward. Aliyata. To avoid the ships moving backward, ang headline. Ang astern line, to avoid the ships moving forward. Kailangan magka kontra yung lubid na yon para yung movement ng barko, hindi siya abant, hindi siya atras. Pag napirme na yung headline tsaka yung astern line, maglalagay ng mga spring line. Ganun din yung mga purpose ng spring line, to avoid the ships moving forward and backward. Ayan, medyo nabuo ko na ng konti. Titasayin ko na lang para lumid siya. Pagka medyo maliit na, lalagay ko na yung jolen sa loob o kaya yung beads. Conforme, kung malaki yung bilog nito, jolen yung lalagay ko. Kung maliit yung lubid at maliit yung bilog niya, ang lalagay ko, yung beads. Ganda pa ng music. Eh mga onboard dyan, pwede kang gumawa nito. Tuloy ko na pala yung sinasabi ko kanina. Pagkatali ng headline, astern line, din mga spring line. Ganun din purpose spring line. To avoid the ships moving forward and backward. Pag okay ng mga spring line, ang huling lalagay yung mga breast line. To avoid the ships moving away from the berth. Yeah, importante alam natin yung mga basic na mga mooring lines. Ayan, buo na siya. Lalagay ko na itong jolen o isang jolen. Dahil malaking bilog niya. Kung maliit sana yung bilog, itong beads yung lalagay natin. Dahil malaking bilog niya, itong jolen yung lalagay natin. Itong jolen na bigyan niya via Bella. Itong mga lubid natin, di ordinary yung lubid ito ah. Itong gamit ko ngayon, German ito. Yung nakikita mo doon, ito, pink Japan yan. Siyempre, kailangan gandahan natin para sa mga basing pagbibigyan tsaka sa mga barbing mga art. Gusto nila maganda ng bongga.
Kailangan talaga medyo matyaga. Kunting mali lang, ikot ka, ulit ka uli pag nagkamali. At inumuti yung mga ikot-ikot ng lupid. Masaya naman siyang gawin, pwede niyong itry. Hindi makikita kung matyaga kayo, madali kayo mainis, lalo pag nagbuhol-buhol. Kaya yung mga sima na Barbie dyan, subukan nyo. Malilibang kayo. Gawa kang to na madami. Wala namang ginagawa. Sa online, binibenta to. Ito pa yung magigay ko lang. Para ka mga remembrance of Binny X. Eh, may gusto dyan, PM lang. Basta kasi nung maabutan. Dami naman to. Ito yung mga paboritong kulay ng mga Barbie, ng mga Becky, ng mga Beshi. Siyempre, paborito nila yung mga pink na pink. Ito yung ginagawa ko, parang hindi man to pink, parang old rose. So yun yung pink, yung nandun. Yung mamaya ko nagagawin niya, ito muna, isa lang. Yan na, lapit na. Konting tisa-tisa na lang to, mabubuo na. Nung nag-aaral ako, hindi mo ito tinukosyuelahan. Ewan ko lang ngayon, sana tinutuho din mga instructor ngayon. Kasi mga estudyante, matuto sila. Habang nasisyuelahan pa lang sila. Mga onboard dyan, madaming lupit dyan. 2mm, 3mm, 4mm. Yan ang pwedeng gamitin natin yung lupit. Pwede kayo 1mm kaso madaming ikot yon. Itong gamit ko ngayon, 3mm. Apat na ikot. Alam mga walang ginagawa. Yung walang kachat, pa scroll-scroll lang. Yan na, konting-konti na lang, isang tisa pa to. Spate lang natin, Doc. Isang tisa pa, gawa na to.
kailangan lang yung mahigpit na mahigpit siya para yung Jordan sa loob o kung ano man yung bilog na nasa loob, yung kung siya yung mahigpit na mahigpit siya dapat, hindi mo siya mapipisin na ganyan. Medyo adjust ko lang ng kotel, may isi itong gagawin kong ay mamaya. Pigpitan ko na. Yung mga nandiyan sa Pilipinas, habang naka sa bahay lang kayo, subukan niyo gumawa. Mag-enjoy kayo. So, stay at home muna ngayon. Wala mo nang lalabas. Wala mo nang gagala. Linisin niyo mabuti yung bahay niyo. Yung mga hindi niyo nalinis. Linisin niyo. Yung mga malinis na, tulak kayo magawa. Ikot-ikot lang sa bahay. Yan talaga. Ilang mga contribute natin yan at safe pa tayo kung sa bahay lang tayo. May hirap lumabas. Delikado. Kalusugan natin importante ngayon. Kalusugan din ng ibang tao. Kaya kung nasa bahay ka lang, safe ka. Safe din yung iba. Lagi magugas ng kamay. Lagi magsabon. Lagi malinis sa katawan, lalo sa panahon ngayon. Yan yung time ng mga kabanding niyo yung buong pamilya. Siyempre, nasa bahay lang kayo. Eh, magluto-luto kayo dyan. Kung may luluto pa. Kwentuhan. Sama-samang manood ng TV. Ganun ba? Dahil kadalasan lahat tayo may pasok. Pagpasok sa eskwelahan, wala naman titika sa bahay. Dapat talaga dito matyaga ka. Pisil-pisil mo yung mga gilid-gilid para bumilog siya. Habang nihigpitan mo. Tatapos na. Konti na lang. Tapos na. Gagawa na lang natin ng ay. Pwede naman kipis natin. Ito para sa mga Becky at mga Barbie. Paboritong kulay nila yan. Ito para sa mga beshi natin. Yan yung ibang kulay naman kung sino may gusto. Gawin ko ng eye. Siyempre kailangan natin light ya. Pang susunogin natin yung dulo mamaya. Itong mahaba na to, gawin mo ng ay na maliit, ilum sa kabila. Tapos itong isang dulo, gawin mong ay na malaki. So, kate mo yung gusto mong haba. Kung gusto mong ganito kahaba, kung gusto mo medyo maigse. Conforme sa'yo kung gano'ng gusto mo kahaba. Kasi lalagyan mo na rin yan, talagyan mo susi. Kitse ng magagawa mo dito.
keychain, no? Kaya palawid sa bag, ganyan, accessories. Tumagal tayo ngayon. Dati mga 10 minutes lang, wala pa. Matapos natin isa. Tetens kasi ako pag may nanonood. Bigyan mo dito yung angle mo dito. Kung okay na sa'yo yung ganyang kalaking angle o hindi pa, pwede mong i-adjust. Hanggang sa pag okay na sa'yo, tali mo lang to. Yan, medyo hindi pantay. Pantayin ko muna. Yan. Patay na siya. Ikutin mo lang to. Higpitan mo lang. Yan na. Mga limang ikot. Yung buhol, yung ikot pa ganun ha. Patas. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima na siya. Tapos papasok mo dito sa ay na maliit. Para ihilay mo itong kabila para humigpit yan. Ito yung paglalak natin dito. Uy, sayang ito mapuputol ah. Hawakan mo lang to, ilahin mo to. Para yung maliit na ay maglalak siya. Yan, yung mga nanonood dyan, hindi kayo gumawa. Tari mo on board. Daming lupit dyan sa barko nyo. Kalat lang. Tapos natin yung isa. Super kanada, good thing. Tingin natin, medyo allowance ng konti, huwag pakasagad. Tapos dito din. Okay na. Hindi, kailangan natin lighter. So, yung wala ng konti. Yung magdikit-dikit na yung dulo para di sumabog. Yan, okay na. Maraming salamat sa mga nanonood. Ingat kayo lagi dyan. Stay at home muna. Lagi malinis sa katawan, maghuhugas palagi. Stay at home muna, huwag mo nang lalabas. Ingat kayo lagi dyan. Magiging ayos din ang lahat. Mabait sigat. Salamat. God bless.